Hi Mariela everyone, welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay don't forget to hit that subscribe button and hit that bell button para updated ka sa susunod ko pang mga videos. In this video ay i-share ko naman po sa inyo ang aking labor and delivery experience during pandemic. Ako po ay nanganak during pandemic period. Nag-start ang lockdown natin ng March 16 dito sa Laguna at nanganak po ako ng May 18. So, ayun, ngayong video ay i-share ko sa inyo kung ilang oras ako nag-labor, ano yung naging setup sa ospital ngayong COVID, kung safe ba sa ospital, at pagkano rin yung nag-gastos namin sa ospital, at ilang araw kami sa ospital. So, yun, lahat pag-uusapan at i-share ko sa inyo ngayon. Simula talaga na nabuntis ako, talaga nagpapatagtag na ako kasi nag-work ako noon. Tapos, nag-stop lang. Nung nag-lockdown, pumirmi na talaga ako dito sa bahay. Simula na nag-lockdown, hindi talaga ako nagpatagtag. Natulog lang ako, humiga lang ako. At ginawa ko lang yung magpatagtag 2 weeks before ng due date ko. Kung napanood niyo yung previous video ko na paano mag-open ang cervix, lahat po talaga yun ginawa ko. May 15 ang due date ko at wala talaga ako nararamdaman. Wala akong discharges, sobrang bigat ng tiyan ko, hirap ako makatulog. Natutulog na talaga ako nang nakaupo na lang kasi ang hirap humanap ng pwesto kapag nakahiga ka, tapos nakakangalay kapag naka-side-lying position ka lang. Hindi ko alam na sign na rin pala yun ng labor, yung talagang sumasakit yung balakang. Ang hirap makalakad, miyat-miya ang pag-ihi. Ayan mga mami, yan ang mga sign ng mga labor. Yun, hindi ko alam na after 2 days pala nun, ay mag-i-start na talaga yung totoong labor ko. Sabi ng OB ko, tatlo lang yung titignan mo kung mag-i-start ka na mag-labor. Una, kung humihilab every 2 to 3 minutes. Pangalawa, kapag pumutok na yung panubigan mo. Pangatlo, kapag may discharges ka na ng blood. At ang nagpa-start talaga ng labor ko ay ang evening primrose. May 15 ang due date ko. May 15 ko rin natapos yung pag-take ko ng evening primrose. Kinabukasan, kumain ako ng fresh pinya. Hindi ko na na-videohan eh kasi May 16 na rin ako nabilhan ng pinya ng asawa ko. So yun, isang buong pinya na ubus ko within 2 days. May 16 and May 17 ko inubos yung fresh pinya. Tapos May 17 ng hapon, ayan talagang di na ako makangiti kasi parang miyat-miya nananakit na yung puson ko. Ni-squat ko na lang, nilalakad ko na lang, tapos yung feeling na mapapatigil ka talaga kapag sumakit. May 17 ng gabi, hindi na ako pinatulog ni Helix kasi miyat-miya na talaga yung hilab, yung sakit, ganyan. Tolerable pa rin naman yung pain. Tapos nag-download na ako ng contraction timer kasi hindi pa ako sure na talaga bang humihilab na tong tiyan ko. Yan. Tinitignan ko talaga yung interval ng contraction ko, ano pa lang eh. Every 30 minutes, humihilab, tapos after 2 hours, humihilab na naman. Mga ganun lang yung interval ng contraction ko. Kaya feeling ko, medyo sabi ko, siguro bukas pa ako manganak. Yung mga ganun, kasi yung iba daw ang tagal mag-labor, ganyan. So feeling ko, nag-start na ako mag-labor nun. Hanggang sa nagising na ako ng 5 a.m. Lumabas ako ng bahay ng 6 a.m., naglakad-lakad ako, nag-squat-squat ako, as in, talagang pinipilit ko yung sakit na nararamdaman ko, talagang nilalakad ko siya. Tapos, kapag nakakaramdam ako ng contraction, iniiri ko siya. Totoo, inaano siya. Talagang iniiri ko. Alam mo yung parang feeling na itinatae mo siya, ganun. Iniiri mo talaga siya. Kasi sabi ko, gusto ko na manganak. Ayoko na mahirapan. Biglang tinawagan ko na yung OB ko, siguro mga 8 a.m. kasi 8 a.m. bukas ng clinic nila. Tinawagan ko, sabi ko, hindi ko po alam kung nagli-labor na po ako, pero humihilab na po, yung sakit na po talaga ng tiyan ko. Every 15 minutes po kasi humihilab na po yung tiyan ko. Masakit na po talaga, Dok. Sabi ko gano'n. Sabi po naman ni doktora. Punta ka dito sa clinic, kaya IE kita, o dumiretso ka na sa ospital. Niyaya ko na si Milden na, tara, punta na tayo ospital, yan, mag-ready na tayo, maligo na tayo, kumain na tayo, bago pa tayo pumunta sa ospital. So, yun na, after ko maligo, nagsangag pa ako ng kanin, yan, kumain pa kami ng breakfast, nagluto pa ako ng Vienna sausage. Kasi sabi ko, kakain na ako, gawa ng
baka mamaya matagal ako mag-labor, bawal ako kumain, mga ganun, bawal ako uminom ng tubig. Yun agad yung pumasok sa isip ko, kaya sabi ko, kakain ako. Nanganak nga po pala ako sa Global Medical Center dito sa Kabuyaw. Pagdating namin sa ospital, sobrang daming kailangan asikasuhin bago ka pa i-accommodate sa loob. Siyempre ako buntis, pinaupo na lang muna ako sa gilid ng emergency room. Pero yung asawa ko, pumunta pa siya sa triage tent para, alam niyo, para may feel up pa na wala kang sakit, na hindi ka inuubo, wala kang COVID, yung mga ganun, tinetempa, ganyan. Ang tagal ko naghihintay, guys. Nagli-labor na ako. So, masakit na yung chan ko, humihilap na yung chan ko. Andun ka lang sa gilid, hihintayin mo talaga yung parang pass, para makapasok kayo sa loob, ganun. So, wala akong choice, kundi hintayin ko talaga yung pass para i-accommodate na kami sa emergency room. Sobrang nakakatakot ng mga panahon na yun kasi syempre, di mo alam kung sino yung mga carrier, diba? Lalo na nasa hospital kami, may dinadala pa akong baby, sobrang nakakatakot. Kaya yun, mas talaga ang kailangan. Siguro 30 minutes pumila yung asawa ko sa triage area bago kami i-accommodate sa emergency room. Then pagdating namin sa emergency room, ang bilis din naman. Syempre, fill up ng mga information. Ang akala ko, 40 weeks and 2 days na ako noon. Noon ultrasound na ako sa hospital, 39 weeks lang si baby. Kaya yun, hindi pala talaga minsan accurate yung mga, mga due date. Minsan estimated talaga yun. Pagdating namin sa emergency room, sinaksakan ako ng mga Doppler, ganyan. Minomonitor yung heartbeat ni baby. Pinagpalit na ako ng, delivery costume yata yun. Hindi ko alam, pinagpalit na ako ng damit, yan. Kinuhaan ako ng urine test, x-ray, at hindi ako kinuhaan ng mga swab test, ganyan, rapid test. Hindi na ako hiningian. Ang ginawa na lang sa akin, in-x-ray na lang ako. Tapos, di ba bawal ang x-ray sa buntis? Pero parang meron silang may gear talaga sila na para sa buntis na hindi maani yung part ni baby. So yun, dadali na ako sa labor room. Bawal pumasok si mister. Bawal ang cellphone. Daw ako pagdala ng cellphone. Yun, tanging kasama mo lang sa labor room ay ang doktora at ang nurse na magbabantay talaga sa'yo. Parang private. Nakakatuwa nga dun sa hospital na yun kasi parang private nurse siya na talagang siya lang talaga yung titingin sa'yo, tapos napakaalaga lang talaga nila dun. Yung nakakalungkot lang kasi habang nagli-labor ka, hindi mo kasama sa tabi yung asawa mo. Yun, hindi ko alam kung ano nangyari kay Milde. Ayaw nga pala. Nasa emergency room ako, pag ay isa akin ng doktor, 4 cm na pala ako nun. Imagine, 4 cm. Tapos patagal ng patagal, pasakit ng pasakit. Sobra, as in... Alam mo yung feeling na natatai ka na gusto mo na ilabas pero kahit umirek ka, hindi pa rin siya lalabas. Ganun. Pag talaga humihilab din siya ko, lagi kong iniiri ng iniiri talaga. Kasi sabi nila, kapag daw iniiri mo, mas lalong bababa ng bababa si baby. So, ayun ang ginawa ko. Maya-maya, hindi ko na talaga kaya. Tapos nagpapaalam ako sa nurse, sabi ko, gusto ko pong maglakad, gusto ko pong mag-squat. Ayaw nila ako payagan na kasi yun nga may Doppler sa chan ko. Nakamonitor yung heartbeat ni baby, tsaka yung contraction ko. Kasi nire-record nila eh. Pag ay isa akin, 6 cm pa lang ako. Halos sabi ko, ala, 3 oras na ako dito, 6 cm na ako. Itinutulog ko na lang kasi sobrang tagal ng labor. Sabi ko, kailang kaya lalabas to si baby, ganyan. Kaya natutulog ako, umiiblip ako. Pero nagigising ako kasi minsan sobra talagang lumilikot si baby. Parang gusto niya na kumawala talaga sa chan ko. Nung 5 p.m. na, talagang sobrang sumasakit na, naggaganong-ganong na ako sa kama, tapos tumataas na ako, ganyan, hindi ko na kaya. Iniiri ko na yung bawat sakit talaga, as in, yung iri ko parang inaanak ko na siya, ganyan. Sinasabi ko dun sa doktor na nasusuka ako, natatay na ako, dok, sinasabi ko talaga yun, sinisigaw ko talaga yun. Nagsasideview ako, hindi ko kaya, gusto ko maglakad, gusto ko tumalon. Sa sobrang sakit, gustong-gusto ko na magpa-painless delivery. Sabi ko, dok, gusto ko na po mga anak, i-ano nyo na po ako, i-induce nyo na po ako. Gusto ko na po ng painless delivery kasi sobrang sakit na po. Hindi ko na po talaga kaya, dok, sabi ko talaga sa kanya. Nung pinakalma na ako, kasi gustong-gusto ko na talaga magpa-painless delivery, tsaka yung magpa-epidural, mawala lang talaga yung sakit na nararamdaman ko, sabi ko. So, ganito kasi yun, mami, i-explain ko sa'yo, ha? So, in-explain sa akin yun, dok. Sabi ko. Ganito kasi yun, ang painless delivery kasi, ang bawat turok niyan, 6K ang isang turok.
Pero may mararamdaman ka pa rin na sakit doon. Tapos iba pa yung bayad mo sa doktor na magtuturok sa iyo. Ano, mami, itutuloy mo pa ba? Mapapaturok ka pa ba ng painkiller? Biglang sinabi sa akin yung dok. Natauhan ako. Sabi ko, hindi na po pala, dok. Sinabi ko sa kanya, hindi na pala. Dok, titiisin ko na lang yung sakit. Niwan na ako ng OB, tas maya-maya. Nung nag-contraction, bigla akong inire, tapos biglang push, pumutok yung panabigan ko. Wala din yung nurse, wala din yung OB. Kaya yun, nung pumutok yung panabigan ko, sabi ko, nurse? Tapos biglang pumasok yung nurse, sabi niya, bakit po? Pumutok mo po yata yung panabigan ko, manganganak na po yata ako. Sabi ko gano'n. Nung pag-check, tawag ng OB, ay ina naman! Ayoko na talaga ng inaayi ako, grabe. Kung alam nyo lang yung feeling ng inaayi, talagang hindi ko alam kung ilang fingers yung pinapasok ni doktora para sukatin kung ilang CN ka na, tapos ikakalikutin pang ganun. Pag naalala ko yung IE, grabe. Ang sakit. It will hurt. Seryoso, mga mommy, sobrang sakit ng IE. Ayoko na. Naalala ko, pag-ayos sa akin yung doc, ang galing, biglang naging transformation yung mga nurse, yung mga doktor, tapos change bed, hanggang sa nilipat na ako ng bed. So kami sa delivery room ng 602, groggy na ako sa siguro sa sobrang sakit, lamig sa delivery room, grabe. Eh, lamigin pa naman ako. Sabi ko, Dok, baka po pwede patayin yung aircon, kasi nakatapat talaga sa akin. Eh, baka mamaya, hindi ako makaire ng ayos. Yun, bago ko i-iris si baby, tinuruan ako ni doktora kung paano manganak, kung paano yung proper way ng pag-ire. Kumapit dito sa bakal, may bakal kasing kakapitan dun sa kama. Tapos mag-i-inhale ka, tapos pag-exhale mo, yun na yung ire na gagawin mo. Kailangan 10 seconds kang i-ire. Hindi 5 seconds, hindi 6 seconds, kailangan umabot siya ng 10 seconds yung pag-ire mo. Yung ire mo, sasamahan mo ng taas ng ulo mo, ganun. Para talaga ipupush mo siya, ganyan. So, yun, inire ko si baby ng siguro ilang ire yung ginawa ko sa kanya dun sa delivery room. At baby's out ng 6:05 p.m. So, ayun, 3 minutes lang kami sa delivery room. Grabe, no? Sobrang bilis. 3 minutes sa delivery room. By the way, yung OB ko nga pala, hindi siya yung nagpaanak sa akin kasi hindi siya pumunta dun sa ospital. Kumbaga, ang nagpaanak sa akin ay reliever ng OB ko, which is okay lang kasi grabe si doktora. Sobrang galing niya, tapos napaka-caring niya. Yung grabe yung words na binibigay niya sa akin na, kaya mo yan, mami, inhale, exhale lang. 4 hours ako nag-labor sa delivery room at 3 minutes lang ako na nasa delivery room. Grabe, sobrang bilis lang ilabas si baby, pero sobrang tagal mo siya dinala, no? Like, 9 months mo siyang dinala, tapos ilalabas mo lang ng ganung kabilis. Sobrang sarap panganak kung aanakin mo lang siya ng ganung kabilis na hindi ka na magla-labor. So, yun na nga, lumabas si baby ng May 18 ng 6:05 p.m. 3 kilos ko siya na ilabas at normal, spontaneous delivery. Yan, walang painless, walang epidural dahil mahal. Yeah. Dahil may COVID nun, isa lang yung pwede magbantay sa akin at yun ang asawa ko. Kami lang dalawa sa ospital. Kaya sobrang hirap kasi pagbibili siya ng pagkain, tapos kapag mag-fill up siya, kapag magbabayad siya, or kung may mga kailangan man, wala, kailangan siyang umalis sa tabi ko talaga para asikasuhin yung kailangan niya. Asikasuhin, bayaran, pumunta siya sa cashier, ganyan, asikasuhin yung birth certificate ni baby, yung mga ganun. Isang araw lang kami sa ospital at ang naging bill namin ay 70,000. Niless yung PhilHealth, 61,000. Less PhilHealth na yon. Nga pala, sa room na pinagstayan namin, walang mga private room. Siguro wag na lang din kayo kumuha ng mga private room. Kasi yung kwarto namin ay sa ward lang. Eh sa ward, social distancing din. Buntis at mga bagong panganak din naman yung mga kasama doon. Kaya para naka-private room din kayo at safe din kasi syempre may mga baby doon at may mga bagong panganak doon. Naisip nga namin eh, bakit kaya fully booked yung mga private room? Siguro doon nila ina-isolate yung mga may COVID. Kaya di na rin talaga kami kumuha nun. Tsaka sobrang mahal ng private room doon sa Global. Kasi yung ward lang doon, 900 per day. Yun, okay na rin. At least safe at nakaraos. So, yun, happy ako at nakaraos na ako at nakakatuwa lang kasi syempre, 9 months mo dinala si Bibi at nahawakan mo na rin siya sa wakas. Nakita mo na rin kung ano talaga yung itsura niya kasi nakikita mo lang siya sa
ultrasound na black and white, na 3D, na 4D, sino ba talaga kamukha niya, ganyan. At dito nagtatapos ang story na to. Kung umabot ka sa video na to ay maraming salamat sa panonood ng aking video. Huwag mo kalimutan i-subscribe at i-hit ang notification bell button para updated ka sa susunod ko pa mga videos. Salamat!